magandang pinagpalang araw sa inyo lahat. At dito na naman tayo, gagawa na naman po tayo ng washing machine. Electrolux po ang gagawin natin. So sabi ni minamahal na customer natin is hindi gumagana. So yun nga, sinaksak natin. So yun nga mga katek, sinaksak na natin. Ang lumalabas ay ito lang. Yan. So actually hindi natin alam kung anong error yan. Kasi naka-zero lang siya kahit pindutin natin to. Ayan, wala. Tapos syempre automatic naman to eh. Start. So yun, lumalabas sa kanya. Parang ano, naka-lock siya. Ang sabi kasi ni Ma'am nung huli, yung huling gamit niya, gumamit siya ng detergent na to. Tapos parang sobrang bula daw. May lumabas daw dun sa likod niya na tubig or bula. So yun, check upin muna natin bago natin ano, i-on uli. So tanggalin natin. So yun mga katek, bago nga palang lahat mga katek, mega shoutout kay Boss Aris ng Malolos Aircon Refrigeration dito sa may along MacArthur Highway. Boss, maraming salamat sa iyo sa binibigay mo sa akin laging mga customer. So yun mga katek, yun nga pala mga katek, mura ang mga ano doon, mura ang mga spare part ng aircon rep. Puntahan nyo pagkakailangan nyo. So yun mga katek, bubuksan na natin likod. Atras muna natin. Para makita natin. Yun, likod na likod kasi. So yun yung likod. Yun natin ito. So yun mga katek, nabuksan na natin. Okay, belting okay. Niikot. Tanggalan natin sa saksakan. Double check muna natin yun. Mamaya makuryente tayo. So tignan natin to. Kung may maluwag, wala naman. Ito sa motor talaga. Titingnan din natin mamaya yung inlet valve. So yun yung board niya mga katek ko. Ayan. Ito yung board niya, nakatago. So titingnan muna natin mga katek. So yun mga katek, gagamitan na natin siya ng pinagbabawal na technique. Iti-check muna natin tong inlet valve. Ito, itong dalawang twin inlet valve kung nagpa-function. So gumamit tayo ng ito alligator clip dito, salpak natin kasi 220 naman siya. Titignan natin kung aandar. Meron, ayun, meron mga katek. Ayan o, umuugong, ibig sabihin umaandar to. Dito tayo sa kabila. So check natin uli sa kabila. Ingat lang tayo sa alligator clip, medyo kailangan di magdidikit yan. Saksak uli. Ayan, umaandar. So ang titesting naman natin ngayon mga katek, kung bumubomba siya ng tubig doon. So isasaksak natin si washing. Saan ba isaksak? Saksak natin si washing. Teka lang. So ayan mga katek, sinaksak na natin si inlet valve manually. Tapos pinuksan na natin yung gripo doon. Try natin kung may lumalabas. Yan, meron. Meron mga katek. Meron. May lumalabas yung isa. So ililipat naman natin sa kabila. Lipat natin dito. Kasi karamihan ng washing machine na ito problema. Inlet valve naglalock siya. So ingat lang tayo dito sa alligator. Kailangan safety first. Okay. Sana natin. Ayun mga katek, meron din. Ayan. Ibig sabihin buo yung ano natin, twin inlet valve.
So wala tayong problema dito. Tapos tayo dito. Sisik na lang natin yung iba. So yun mga katek, wala tayong naging problema dito sa drain, sa inlet valve. Wala rin tayong naging problema dun sa pinakamakina tsaka dun sa drain motor. Dito tayo, last part natin mga katek, ay ito yung door switch nya mga katek. Ito yung door switch nya, ito tinanggal na natin. Ayan, ito kasi ito na lang yung huling nakikita ko mga katek, kaya hindi siya nag-o-open yung system, yung control. Kasi ang nakalagay dito mga katek is lock. So ito na lang titignan natin, baka yung mechanical niya is baka hindi nagpa-function yung mechanical na. So bubuksan natin ito mga katek, titignan natin. Sana natin mga katek. Tagalin mo na natin ito. Siyempre. May tatlo siyang terminal mga katek. Yun yung standby, close and open. Magbibigay siya ng signal papunta dito sa motherboard natin. Dadaan ka bukas nito mga katek ha. Kasi sensitive to. Yung ano nito, yung mga spring to. So kung bukas nito is iingat ako. Kita ba? Yung kita. Ayan. Hindi ka magun. Okay, last part. Yan, kita na. So yan mga katek, buksan na natin. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. So yan mga katek, buksan na natin yung door switch lock. Ayan. Kung makikita nyo, may coil siya. Ayan, itong coil na to. Ayan. Ayan. Kapag ka naka-open siya, yung door, ito, pumipitik to. Pumipitik yan. Pinapagana siya ng supply. So, etong pinaka... Ito. Ito yung sumasagi sa door. Ayan. Pag sinarado mo yung door, itutulak niya to. Yun. Maririnig niyo yun. Tumutunog siya. Yun. Ito problema natin mga katek. Nakita ko na agad. Etong spring niya, nasa... Pag sinarado dapat natin to, yan. Dapat yung position ng spring na to, ito, nakikita niya yan. Dapat position niya nandito na sa kabila. So, nandito pa rin siya mga katek. Nandito. Siguro, pagka nagsasarado si ma'am ng door, no, kung hindi na-overforce niya yung pagsarado, o kaya hindi niya nagsasarado lagi ng tama. So, ito naiwan dito. Ito, itong nakikita niya na to. Yan, kung nakikita niya, yan. Dapat kasi nandito yan, position niya dito eh. So, ililipat lang natin ito mga katek. Tapos, itatry na natin. Lipat natin. Tumakan natin. Lock muna natin ito. Yan. Walang dahan-dahan lang mga katek. Pipitik ito eh. Yun. O, yan mga katek. So, nandito na tayo. Nilipat na natin dito sa kabila. So, ite-testing na natin mga katek. Pero kailangan, bago yung testing mga katek, kasi ito kasi, sinusupply ito ng motherboard natin. So, kailangan sasarado nyo muna. Kasi baka tumalsik. No? Yun, mga katek, sinarado na natin. So, yung kanina, yung sa unang video natin, ang lumalabas dito sa screen is yung nakalock ang sign. So, isasaksak na natin. Yan. So yan, sinaksak na natin si unit. Nandito pa yung ano natin, yung door lock niya, ito. Ayan, tinanggal pa natin. Nasa taas pa mga tech. So ibubuksan na natin. Kapag wala na siyang lock door sign, ibig sabihin, yun lang talaga yung naging problema natin mga tech. Inayos lang natin yung spring.
So, bubuksan na natin. Sana gumana. Wow! Ayun mga katik. Nadali natin. Maraming salamat sa buong may kapal. So, yun. Ito na. May ano na siya. May display na siya. So, kanina kasi wala. Ayan. Nakokontrol na natin. So, ayos na mga katik. Ibabalik na lang natin yun. Tetestingin natin, no? So, yun mga katik. Bago natin isarado. Itatry muna natin. Ma'am, tignan niyo, ma'am. Papakita muna natin kay ma'am na wala na yung ano dito. Yung lock type niya. So, bubuksan natin. Ayun. May display na siya mga katik. Ayun, may display na siya, ma'am, no? Tetestingin na lang natin siyang patakboy na may tubig, ma'am, no? Sige. Sarado muna natin ito mga katik. So yun mga katik, i-testing na natin yung Electrolux na washing. Papatesting natin kay ma'am. So ma'am, paki-start na po. Ayun. Sige ma'am, kunyari, naglalaba kayo. Ayun, so kung makikita nyo mga katik, wala na yung lock sign natin. Ayun, nakabukas na yung tubig. Wala, may malalaglag na tubig ito eh. Ayun, may nalalaglag na. Ano na ba? Ayun, may nalalaglag na tubig dyan. Kailangan mga katik bago tayo umalis dito is fully functional siya. So, advice lang sa mga kapwa natin technician dyan, wag na wag nyong iiwan yung mga ginagawa ninyo hanggat hindi pa siya fully operation, no mga katik, no? Para hindi tayo nabubulilyaso sa mga minamahal natin customer. So ayan, kung makikita nyo mga katik, nahuhulog na yung tubig. So hintay na lang natin siyang umikot bago natin i-declare na okay na. So yun. Ano ba yung set nyo, ma'am? 1 minute? 1 hour, yes. 1 hour pala to mga katik. So hindi aabot sa video natin. Pero i-ano na lang natin, puputuli na lang natin. Ayan. Yung yun. Alam ko masaya si ma'am kasi naayos natin. Kaya nga, nag-bye pa ako kahapon. Goodbye kay saan, ma'am? Ayun, kasi nga, para na akong ukay-ukay dito. Ayun, naglabas si ma'am, nagpalabas siya dun sa, ano, sa labas. So yun, may bayad kasi yun. So yun, ma'am, magagamit na uli ni ma'am. So ulitin ko ulit mga katik, ang naging sira na ito is yung sa door. Yung sa door lock dito, siguro hindi na isasarado ni minamahal na customer natin ng mabuti. Yun, medyo yung spring lumipat dun sa kabila. Nakita naman ninyo sa video natin. So, sa mga kapwa ko technician dyan, ayun lang yung gagawin nyo. Wala kayong papalitan. If ever nasira yung mechanical nung door lock switch natin, palitan nyo na. So, yun, nagpa-function to rin siya yun. Kaso naka 1 hour. Hintayin natin itong mag-drain. Mag-drain tapos mag-spin. So pupunta muna tayo dun kasi may papacheck si ma'am. So yun mga katek, iniwanan natin siya ng 1.5 hours. Ngayon nasa 17 seconds na lang siya. Ay 17 minutes. Nag-spin dryer na siya. So okay na to mga katek. Wala tayong ibang ginawa. Kundi ginalaw lang natin yung mechanical nung door switch lock. So yun lang mga katik, maraming salamat kay ma'am. Mega shoutout sa iyo ma'am at saka kay Boss Aris ng Embras. Salamat sa pagtitiwala sa atin. Maraming salamat din sa mga nanonood ng vlog natin po today. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment, hit the notification bell para sa susunod na video natin is lagi po kayong update. So yun, maraming salamat po. Ginawa po natin is Electrolux washing. So yun, Maraming salamat po. Yan mga katek, naka-spin siya. Ayan. Fully automatic yung iiwan natin itong si customer nang wala tayong magiging problema mga katek. Nag-wash siya, nag-rinse, nag-spin dry. So, complete tayo.
Yan yung naging problema ng ating Electrolux washing machine, 8.0 kg, EWF8025EGWA model. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Camellia, Malolos, Bulacan ng Lungos.